Yes, we found another hidden gem located here in Alitagtag, Batangas. You may like to visit their beautiful church, also located here sa bayan nila. This swimming pool is 4 to 5 feet deep with a breathtaking view of Taal Lake. And the sunset here is like God's painting in the sky. Guys, this is Terasa de Sokol. Let's go! How to get there? So, dahil taga Bacoor lang kami, we have two options to get to Alitagtag. If manggagaling kami ng Dasmariñas, Cavite sa Palapala, sasakay kami ng van going to Alitagtag kung meron. Pero pag wala, merong van doon going to Lipa. Or number two, pwede kaming sumakay ng bus sa Pitex. So, nandito na kami sa Pitex around 9:45 a.m. and ang biyahe namin is bus to Lipa 11 a.m. Pero kung gusto namin ng diretso to Alitagtag, meron naman yun nga lang 12:30 p.m. pa yung alis ng bus. So pinili namin yung 11 a.m. na biyaheng Lipa kasi mag-food trip din kami doon. Dito sa Pitex, kapag biyaheng Batangas kayo, dito kayo pupunta sa ticket booth number 4. So 10:35 a.m. pwede na kami umakyat ng bus, pero syempre bumili muna kami ng food and water para sa biyahe. After namin makakuha ng boarding pass sa ticket booth, waiting na lang kami, then punta na kami sa gate 5. Ang pamasahin namin is 188 pesos per pax to. Pasakin namin ng bus and itong ALPS point-to-point bus ang sasakin namin. O nga pala, kung doon naman sa Dasmariñas para sasakay, 300 pesos ang pamasahin doon sa van. So dumating kami ng SM Lipa Grand Terminal ng 12:45 p.m. and napakalaki ng terminal na to. First time namin makapunta dito. Maraming food stalls dito. Huwag kayong mag-alala kung abutan kayo ng gutom. So dito, hinahanap na namin yung biyaheng Lemery kasi yun yung ruta na dadaan sa bayan ng Alitagtag. Yeah.
Uinit. Layo. Balik ka. Ano ko lang? So sa bayan, meron doon ang sakay ng tricycle. And doon na rin kami sumakay going to Terrasa de Sol. So inabot siya ng mga 8 minutes going to resort. We're finally here! Sa pagdating namin dito, chinek lang yung booking namin, confirmation, and then nag-settle na kami ng payment, pero nakapag-down payment na kami ng 1K, kasi 2.5 yung booking namin dito eh. And inclusive na siya of breakfast. May tindahan ba dito? Wala. Okay. So after namin makapag-settle ng payment, ihahatid na kanila kami sa aming room. Wow! Ala ba balik siya? Oh, sarap dito, may dala pala tayong camping ano no chair. This is our room with this view of the Taal Lake. Thank you.
Of course, room tour na tayo, guys. Ganda ng view. So of course, kailangan air conditioned room. In fairness, meron din siyang electric fan. And then dito naman sa kanilang comfort room is hanap-hanap ako ng ilaw dyan, guys. Hinahanap yung switch. Hindi ko makita. May hot and cold shower naman. Ayan, naghahanap ako dyan. Ayan pala ang switch. I so smile set. So there, ang comfort room. Wala siyang towel rack, guys. Kakaloka. Saan mo ilalagay ang iyong towel? So there. Oh, scary. So, this is around 4:30 PM na, guys, and magsi-swimming kami. Ito yung pool nito. In fairness, no, malapit yung resort na to, and maraming puno at napaka-presko. Meron din sila ditong pavilion, nakita ko sa page nila, for rent din to eh, for any occasions. So here's a closer look.
of their pavilion, siguro mga 50 to 60 packs ang kakasya dito. Ito talaga yung nagustuhan ko dito, yung overlooking view ng Taal Lake. Para sa mga gustong mag-tour, meron sila dito cottages. And ayan, may mga kubo. Meron. Ayan. Tama na. Ayun yung shop. By the way guys, pwedeng magluto dito. Meron silang common kitchen. Pwede kayong magdala ng food nyo. And then, dito nyo na lang lutuin. Ang ganda ng sunset. Ang pula-pula. So, ito ang aming complimentary breakfast, guys, na walang coffee. Kakaloka. So, for our overall experience, itong place is maganda siya eh. 9 over 10. Yun nga lang, parang kulang siya sa maintenance. Siguro dahil off-season, I don't know. Service naman is, and wala naman masyadong sinerbisyo sa amin, no? And yung food nila, yung breakfast namin is 9 over 10. Masarap naman siya.
that's it for today's vlog. Don't forget to like and subscribe.